Makakasal na si Liza Soberano at si Enrique Hill. Kasal na? Naloka ako. Ano ba yan? Lahat sila alam na. Ako na lang ang hindi pa. Ano ba itong asawa ni Jovit? Uy, maraming naghahanap sa'yo. Gusto ipatulfo. Ako ay biktima rin. Take it from me. Na gusto kong pag-awayin si Janus at si Gerald. Hindi po. Ba't hindi mo kinukuha yung ano, side ni Gerald? Kinukuha ko po. Sa September 7 and 14. Live na chikahan. Yeah! Ikaw muna! Dali! Hello mga ka-update. Ito po ang iyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord! Ito po si Tita Jen! At ito naman po si Papa Oz and Oz and Diaz. Ito nga ba ang lagi niyong hihilig sa amin? Chika mo na! Natin malapit na sa malapit natin ngayon nalulat kasi po magulo dun sa baba kaya umakit kami dito kami sa room ni Papa. Oh, oh anyway buti nga to sa ano nang ginagawa pa. Oh, anyway nakakaloka ito no, umabot sa aking kaalaman boy. Yes, oo na ano Roba, tinatag ako ng mga fans kasi nga nakakaloka yung mga singsing. Oh, ano, what about the sing-sing? May suot na identical na ring si Liza Soberano at saka si Enrique Hill. Oo, ngayon ay itinag sa akin eh. Kaya... So, ang daming nagtatanong na, ano ba to? Engaged na ba sila? Pero dalawa ka sing-sing-sing na identical nga. So, promise ring daw ba yun? At yung iba, sabi nga lang, hi! Baka kasal na si Liza Soberano at saka si Enrique Hill. Hindi lang natin alam. Pati ikaw, alam mo ba kung anong ano, meron doon sa mga sing-sing na yon? Well, Loy, alam ko. Kasal na? Loy, hindi totoo yan. Nakasal? Hindi. Loy, ako naman, feeling ko talaga, sina Enrique at Liza, ay sila rin na magkakatuloyan sa MB. Yes! Oo, pero yung sing-sing na yan, hindi totoo. Oh, parang ano yan eh, photoshoot yan or vlog, nagbo-vlog sila. Okay. Andun si Perry, so pinasuot kay ni Perry, kay Liza yung sing-sing na props. Sino si Perry para sa mga hindi nakakakilala? Si Perry yung stylist, yung nagdadamit kay Liza. Okay, so, stylist. Hindi lang damit, kundi mga accessories. Yes. Kay Perry yun. Mm-hmm. Naloka ako. Oh, bakit? Oh, eh, syempre dahil maraming nagtag. Eh, ako tong, ha? Ano ba to? Totoo ba to? Ba't walang sinasabi sa akin si Liza? Ha? Ako yung manager, hindi ko alam. Ha? Walang courtesy call? Charot. Maldita ka. Naalala ko lang din. Baka walang courtesy call. Hindi ka nadala na siya. Okay. So, hindi. Kaya ako na-shock. Diba? Kaya, syempre, dali-dali ako ay nag-text kay Liza. Okay. Oo, kasi para linawin lahat. Kasi ako bilang manager, ayaw ko na naiiwan ako sa balita. Ayaw ko na nahuhuli ako sa balita. Hindi dahil ako yung isang reporter o taga-media, kundi bilang manager, dapat alam ko lahat ng nangyayari sa talent ko. Uh-oh. Alam naman ni Liza yan. Sabi ko, ayaw ko lang nung the last one to know. Uh-oh. Oo, diba? Kaya, syempre, medyo hurting yun. Parang, ano ba yan? Lahat sila alam na, ako na lang ang hindi pa. Kaya, ayun. Kaya, inanong ko si Liza. Inanong ko siya, anak, ano ba to? So, pinasa ko kay Liza yung mga naka-encircle na ano, sing-sing. Oo. Eh, sabi ni Liza, parehong kanan po yan. Sabi ni Liza. Okay. Yung accessory na suot ko, yun yung galing kay Tito Perry. Okay. Yung ring po ni Ken, kanya po yun. Kaya sabi ko kay Liza, alam mo naman ako anak, pwede mo naman akong lihiman. Mm-hmm. Oo. Basta wag lang ako yung last one to know. Mm-hmm. Ang sabi ni Liza, no problem po. Malalaman niyo po kung sakali. Wow. So yung sabi niya, kanan. Kasi kanan. Nga, Lai, traditionally, di ba,
Kapag wedding ring, left hand ring finger yun nilalagay. Kasal na yun. Pag kasal na, kasi nga diba may tradisyon or may paniniwala na meron daw ugat na nakakonekta dyan sa puso. Ah, ganun. Oh. Sa puso? Para sa suso mo ina. Ay, sa puso. Ayun. So, yun po yung paglilinaw. Okay. Alam ko naman, ang daming positive na nag-ano na, sobrang silang excited, sobrang silang happy for Liz Ken. So, ibig sabihin, Loy, eh lahat naman talaga rooting for Ken. Yes. And rooting for Liza para sa isa't isa, di ba? Mm-hmm. Oh, hindi naman natin maalis siya dahil kahit ako hindi ko ma-imagine si Liza na mapupunta sa iba or magkakagusto sa iba. So, si Ken lang talaga yung talagang kumbaga a persistent suitor. Wow. Dati hanggang sa naging sila. Wow. Ayun, ang importante eh sila pa rin at wala namang issue. Totoo. Yun. Kaya Liza and Ken, best best wishes, best effort. Ay, best effort. Ang dami-daming bata ron nanonood, ba't kita sinasabunutan? Hindi ako. Kaya niyo po, hindi ko na po siya sasabunutan, pero meron po siyang buhok sa baba. Kaya ko nakaganyan ako eh. Pero ngayon kung sakali ba na yun ay totoong mga wedding rings at nag-secret marriage yung dalawa, ano masabi mo? Kung secret marriage man yan, eh dapat malaman ko din. Ah, so, kung gusto nila yan, tsaka nasa wastong gulang na si sila, no? Mm-hmm. Pero ang alam ko kasi, meron pa silang goal. Okay. Meron pa silang pangarap. Mm-hmm. Eh, ang importante, eh sila pa rin. Di ba? Mm-hmm. Mas challenging nga yun para sa akin eh. Uh-huh. Yung hindi pa kayo kasal, pero pinatutunayan niyo na kung gano'n niyo kamahal ang isa't isa. Yes. Diba? Kaya, Liza and Ken, huwag niyo naman akong panerbius sa iyo. Nenerbius ka ba? Nenerbius ka ba? Bumuti na lang si Liza? Oh, syempre nga. Look, oh my God. Nagle. Parang pwedeng pagsapit mo na ng 25, anak. Diba? Eh, pero syempre, at the end of the day, eh, nasa wastong gulang na sila para mag-decide para sa kanilang sarili at para sa kanilang happiness. Yeah. Di ba? I'm sure maraming matutuwa pa rin naman, di ba, na if in case na totoo nga yun. Bakit man totoo? Ha? Baka totoo? Totoo ano? Na sila na nagpakasal. Hindi? Gusto mo ipili? Ano naman? Ito na nagpakasal. Nakasal sa kanila doon. Nakaalam mo eh. Ang kulit. Ayaw tumigil. Kaya mabuhay! Mabuhay ang bagong... Ay, sir! Mabuhay ang bagong singsing! Mabuhay ang singsing! Ang nervous ka na naman. Mabuhay ang bagong singsing yun. Kala na natin, kasal na naman eh. Ayaw natin tigilan. Kakaloka to. Ito naman, iba naman to, Loy. Oh, ano naman to? Gilit na pinagagana si Ken at si Liza, pinagpakasal. Ito naman, hindi. Hiwalay na sila, pero pilit pa rin idinidikit sa kanya yung pangalan ng misis niya. Sino na yun? Si Jovit Valdovino. Ah, okay. Oo, dahil si na sasabit sa iba't ibang klase ng scam, yung misis ni Jovit. Oo, kaya nagkaroon ng statement ito si Jovi na parang meron siyang disclaimer na wala na sila, matagal na nung kanyang misis. Actually, kahit nga yung anak niya rito ay hindi pa niya nakikita. Ni hindi niya nakukumusta, ni hindi niya nakikita kung malaki na, ano na itsura, di ba? Eh bilang ama raw, ay talaga namin miss niya yung kanyang anak. Kaya lang nga, nandun yata sa nanay. Eh, syempre, maraming nagtatag kay Jovit na ano ba tong asawa ni Jovit? Niloko kami, ganyan-ganyan. Pero syempre, hindi naman para husgahan natin yung misis ni Jovit. Pero sa totoo lang, meron na Loy na naglumapit sa akin at nilireklamo nga itong misis ni Jovit. Dahil, ang according to them, sila ay niloko. Ni Shara Jane Chavez Cruzat. Oo, maraming naghahanap sa'yo. Oo, ayaw kitang husgahan.
So marami rin naghahanap sa kanya kay Jovit, right? O de, kay Jovit kasi lumalapit yung iba. Ah. Tapos nakakaladkad yung pangalan ni Jovit kasi nga, siya yung dating asawa nitong si Cruzat. Ah. Oo, kaya dapat lutasin mo na ito. So pati si Jovit, Nay, hindi niya nakikita kung nasan yung ano, si Shara Jane. Oo, wala na raw sila, matagal na. Kaya ito'y isang patotoo lang na ang ibig sabihin ni Jovit ay huwag niyo na akong i-link sa kanya or itag kasi wala akong alam sa kanya ngayon. Pa, kahit daw yung mga negosyong pinapasok ni Cruzat ay wala raw siyang alam. Eh, ang dami nag-ano sa akin, gusto ipatulfo. Si Cruzat. Ah, okay. Oo, si Cruzat. Kaya, naku, sa dami niyan, baka magkaroon ng class suit pag hindi naayos. Oo, class suit. Ang kasunod niyan, class picture. Class suit? Oo. Oh. Bakit? Class eh, di ba? So sa class, dapat may class picture kayo. Yung picture na sa si Big Show parang sa Jaya yung mga nag-demanda. Kaya mag-Big Show. Inhale. Exhale. Yes! Nakaloka. Last suit, ibig sabihin, iipunin yung mga nagre-reklamo, yung mga complainants, pag-iisahin yung kanilang reklamo doon sa inaakusahan nila. Kaya class suit. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Iisa lang yung lawyer nila lahat. Yun. Iisa lang din ang reklamo ng marami na yan. Diba? Yun ang iiwasan yung class suit. Okay? Kaya paano na kaya si ano Jovit ngayon? Ayun, siya yung nagtitake ng class picture. Ay, ha? Sorry. Sa malay photographer. Hindi, kasi diba, medyo lumamlam yung career niya, Nay. Oo nga. Siguro dahil naapektuhan din. O, siyempre, apektado yan. Dahil ang dami-dami nagtatag sa kanya yung mga nagre-reklamo. Oo. Tsaka yung mga, siguro yung mga projects, paano papasok din sa kanya? Kung iisipin na baka, mamaya ma-scam din yung, ano, di ba, proyektong ibibigay sa kanya. Correct. Kaya alam mo, ayoko naman magmalinis, no? Ako ay biktima rin. Ha? Hindi ni Cruzat. Nino? Ng iba naman. Ah, ibang scammer. Oo, oh, kaya ayoko naman magmaldita rito. Nako, dapat mag-iingat kayo. Take it from me. Yes. Kaya ayoko na nagtitiwala masyado sa mga tao. Lalo na yung mga imposibleng interes sa kanilang ipinapangako na ibibigay. Diyos ko po. Totoo. Pasung-paso na ako dyan. Totoo. Oo. Diyos ko, para ka nag-aaral ng kolehiyo sa laki ng tuition fee na ibinayad mo para ka lang matuto. Aloka. Oh, anyway, pasensya ka na, Jovit, ha? Nakakaladkad ang pangalan mo. Oh, no? At least, may nakakaladkad. Oo nga, Nay. May sinabi siya dyan ni tungkol dun sa ano, sa pangalan niyang nakakaladkad. Oo, ano yan? Ito na yung nasusulat, oh. Basa. Masaya na po ako ngayon at masaya na din kasi nabigyang linaw ng lahat. Yung matagal na panahong nanahimik ako sa bintang at kasalanan na hindi ko naman ginawa, pinagpasa Diyos ko na lang lahat kasi siya naman talagang nakakaalam ng lahat. Pero mas masaya siguro ako kung kasama ko ang anak ko sa magandang buhay at tapat na hanap buhay. Yung habang lumalaki siya na may paniniwala at takot sa Panginoon. Salamat po sa inyo lahat. God bless everyone. Oh, ayun naman pala, Mama Luis. May guesting naman pala sila kay lang Ma'am Shi Carla, Ma'am Shi Mela, at saka Ma'am Shi Julina. Diba? Sila mag-ama? Oo, sila. Hindi nga niya nakikita yung anak niya. Hindi, di ba sabi? Magandang buhay. Magandang buhay. Oo. Kasama ko ang anak ko sa magandang buhay. Oo, diba? Nag-guest din naman pala sila. Magandang buhay at hanap buhay. O, sa ang show yung hanap buhay. May puhunan. Hanap buhay. Ang dami niyang guesting. May magandang buhay na. May puhunan. Kinky na Merz. Ewan po. Basta ha.
O dun sa dating may bahay ni Jovita, ayusin mo na yan. Tama po. Yung mga gusto, Diyos ko, huwag nating pamanahan na kahihiyan yung ating anak. Oh my God! My God! Kailan na naman yung part 2 ngayon dun sa vlog mo, ng interview mo kay Janus Lozado. Congratulations! Maraming salamat. Pero syempre, tayo naman ay kinuha ko naman yung in fairness to me. Uh-huh. Kasi yung iba daw, yung iba sinasabi niya, ba't hindi mo kinukuha yung ano, side ni Gerald? Oo. O kinukuha ko po ang side ni Gerald. Pero kami nagpalitan ng Viber message. At sinabi ni Gerald sa akin na hindi na ako magsasalita. Okay na ako, Mama Oj. Ang importante, mahal pa rin kita. So, yun ang sinabi ni Gerald. Kaya ginagalang ko naman yung sinabi ni Gerald. Yes. Yung desisyon niya na hindi magpa-interview. At isang effort po ako. Sa ngalan ng patas na pagbabalita niya, di ba? Oo. Di ba? Parang, ano yan, two sides yung kukunin natin. Kaya lang, siyempre, si Gerald, alam nga namang piliting ko, di ba? Nasa kanya na rin yung kung gusto niya magpa-interview. Pero ayaw niya eh. So, igagalang natin yun. Yes. Di ba? Ang importante, last na yun, dahil tinanong ko si John, ko ba yung papa-interview pa sa iba? Mm-hmm. Sabi niya, hindi, last na yung sa'yo. Mm-hmm. Oo, hindi na ako magpapa-interview kasi mukha na akong tanga kung magpapa-interview pa ako. Eh, nasabi ko naman ang lahat. Oo. Lalo na nung nasabi niya na ang sarap sa pala sa feeling pag nailabas mo lahat. Mm-hmm. Parang nakatulong daw sa kanyang mental health. Mm-hmm. O, kaya naman, syempre ako naman, syempre parang feeling ko nakatulong ako kasi nailabas niya, no? Correct. Hindi naman ho kami nag-create ng away dito, no? Na gusto kong pag-awayin si Janus tsaka si Gerald, hindi po. Siyempre, bilang ako ay bahagi ng media, kukunin ko lang kung ano yung gustong malaman ng mga tao. Ito pang isang ano lang. Sabi ko kay Janus, Janus, meron kang YouTube? Oo. Ilalagay ko doon. Sabi niya, wag. Ha? Bakit? Di ba, yung parang, parang ano na rin, para aware yung mga tao na meron siyang YouTube channel. Sabi niya, wag. Hayaan mo na. Oo. Wag mo na ang ano, kahit yung Instagram ko, huwag mo i-post. Huwag mo ilagay doon sa interview. Oo, kasi hindi magiging genuine yung aking ang pagsasalita ko kung may mga ganong lalabas. Kaya pinili niyang huwag ilagay. Kaya hindi po namin ilagay. Kasi meron na tanong, ba't may YouTube siya? Ano, ba't hindi mo nilagay? Decision po ni Janus yun na huwag ilagay. Grabe din yung paninindigan niya. No? Oo. Kaya nga po nag-i-interview tayo. Kukunin ko yung side niya. Pag inaway, kung may issue siya dito, kukunin ko yung side niya. Pag hindi siya pumayag, yung issue lang niya lalabas. Tama. Ganun lang naman yun. Di ba? Ayan! John, isang pinag-uusapan, hindi yung galing sa anus. Ang up-tier na naman sa mata. Alam niyo. Nananampal na eh. Promise, hindi ko yan na gagawin sa Kumu. Promise, ha? Yes, oo. At promise din natin sa kanila, mamimigay tayo ng 50,000 pesos. Wow! 50,000 para sa September 7. Wow! 50,000 again para sa September 14. Wow! Arte pa ba? Yes! Kaya kung wala pa po kayong Kumu, i-download nyo na po yung app, mag-create yun ang account, tapos hanapin nyo po yung account ni Nay Oji, yes. Oji Diaz, para yes. Po kayo makasali dyan. Ganun yes. Na kasimple, di ba? Ayan, 10 ho magwawagi ng 55,000 pesos. Yes! Sa September 7 and 14. Ayan. Yes! Maguhuntahan po tayo, live na chikahan. Yes! Sa Kumu lang po yan. Yes! Yes. Kaya ano pa nga bang hihintay ninyo? Kumu muna! Dali! Wait,
lahat, mga kaibigan. Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy. Ito na ibigay po ang ating episode niya. Huwag mong kalimutang mag-comment below. I-click ang like button at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell. Kung pag-click nyo ang notification bell, kayong unang-unang manonotify na meron kaming bagong video. Yes. Diba? Ganon din ang gawin ninyo sa OGDS personala na to. Yes. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, mag-subscribe po kayo. May channel po ako dito sa YouTube. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. May bago po tayong vlog na. Oo, nakakaloka. Yay! Ka-intriga. Naku, hindi naman po. Maraming salamat sa nanonood. Maraming salamat sa lahat ng nanonood ng vlog mo sa Wilbert Valentino. At syempre ang Tito Greg's channel, konti na lang, 100k na po tayo. May bago po akong post dyan, puntahan nyo po ang Tito Greg's channel. At mamiligay din siya ng 50,000. Wow, sama na! 50,000 Greg's ha. Abangan nyo na lang po yan sa aking channel. At syempre, OGDS channel po ha, ang aking part 2 ng panayam kay Janus Del Prado. At ito po yung lingkod, Papa Osin OGDS, na lagi nang sasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo'y kanyang gigising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabi! Every gigising is a blessing! Mga bang, lagi nyong hinihirit sa amin. Kiss chika mo na! Baho talaga, te. Darling, pag mabamayan, masyak ka. Nakagagaling ng sakit niya. Sa baba. Janus tayo, eh. Nakapunta dyan sa anong. Gagal.